Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. At lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Pangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi lang sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mabuhay ng masaya at masagana? Halina't magulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. So, magandang araw po sa inyong lahat. At, okay. Muli ay welcome po sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. Kayo ngayon ay nakikinig sa podcast ng Golden Treasure. At layunin po ng programang ito na magbigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga life tips. At nagtuturo din po tayo dito sa programang ito ng mga skills that could turn into a business. At ang Golden Treasure Skills and Development Program ay alam nyo ba na 23 years na po ito na naglilingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga entrepreneurial skills, livelihood at mga lifestyle seminars. At napakarami na pong natulungan, yumaman, gumanda ang buhay dahil po doon sa mga natutunan nila doon sa mga seminar na napag-aralan nila dito sa Golden Treasure. At kumbaga ay nagkaroon na level up po yung kanilang mga kaalaman sa pamamagitan ng mga seminars na ibinibigay ng Golden Treasure. At itong podcast na ito ay isang platform na nagtuturo sa mga nagnanais na matuto upang magkaroon tayo ng tamang diskarte sa buhay. Nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin whatever challenges ang ating nai-encounter sa araw-araw nating pamumuhay. Kumbaga sasabihin mo, no, yung mga tips na binibigay natin dito, kung inyo po itong ma-apply, ay sasabihin mo kayang-kaya lang yan, yung mga challenges na yan. At syempre nakakatulong po ito, no, yung mga tips na matututunan natin dito, nang sa ganun ay maging successful tayo, maging healthy and wise. At in the end, ito po ay magdudulot sa atin ng kaligayahan sa ating buhay. Mapapakinggan niyo ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel. Ang ating host actually ay nandyan po sa Alberta, Canada ngayon. At mapapakinggan niyo anytime of the day, anuman ang inyong ginagawa, ang programang ito sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, Amazon Music, ganun din sa Rumble TV, Dailymotion, at ganun din sa Audible. Yan, yan yung mga social media na maaaring yung mapakinggan ito. So whatever you're doing, you're cooking, you're driving, yan po, maaaring yung paming mapakinggan. And of course, syempre pa, kailangan, dahilan nga po dito ay binabati ko po yung ating mga kababayan dyan sa iba't ibang sulok ng daigdig, no? Dahilan sa patuloy na pagda-download ng ating podcast. Kaya shout out po dun sa mga downloaders dyan po sa USA, sa Canada, sa Europe, particularly po din sa Switzerland, din sa Spain, Norway, at sa Ukraine din, no, meron eh, pero syempre sa ngayon may gera po, so maaaring hindi, wala muna, no? Ganun din mo sa France, Germany, London, Belgium, at marami po pong iba. At ganun din mo sa Middle East, sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi, pati ho sa Asia, no, binabati ko yung mga kababayan natin dyan sa Laos, Bahrain, Latvia, ganun din sa South Africa, Latin America, and of course, yung mga listeners dito sa Pilipinas na nagda-download din ng ating programa. So, kumusta po kayong lahat dyan sa 315 countries
cities at 42 countries na audience po ng Filipino World Channel. Yan. All right. So let's move on na po dun sa ating topic, episode topic for today. Kasi ganito po 'yan ano. Every episode po no ng programang ito ng Golden Treasure Program ay meron po tayong iba-ibang paksa na tinatalakay, no? Kagaya nga na sinasabi ko, ito po ay mga life tips na magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng kalooban, ng sa ganun mapagtagumpayan natin yung mga ating mga challenges sa buhay, lalo na po kung kayo po ay isang negosyante, no po. Makakatulong ito para sa inyo kung i-apply po natin. Okay, so ngayon ang ating paksa ay kung paano maging matyaga. Yan. Okay, paano maging matyaga, no? Okay, sabi nga ni Harvey Deutschendorf, yan. Nasa kanya natin nakuha ang mga information na akin pong ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Sabi niya, tungkol sa pag-uusap-usap or in discussion of the attributes of successful people, sabi niya, yung persistence or pagiging matyaga ay parati pong nababanggit, no? At kumbaga, ang pagiging matyaga o pagiging persistent ay isang number one factor upang ang isang tao ay maging matagumpay sa buhay. Yan. At ang mga taong matyatyaga, sila yung mga taong hindi marunong sumuko, no? Halimbawa, actually nagkaroon mo ng isang case study, no? Isang case study, dalawang grupo po yun, tungkol sa mga kabataan. Yung isang grupo ng kabataan, sila po yung pinili yun eh, mga taong positibo. So, dun sila nilagay sa isang grupo. Yung isa namang mga taong medyo may pagka-negative ang personality, dun naman po sila nilagay sa isang grupo. Yan. So, yung isang grupo po, na medyo positibo yung kanilang pananaw sa buhay, syempre ho, napakaraming challenges, no? Yung kanilang may binigyan sila ng mga goals. So, ang daming challenges, mga setbacks, pagsubok. Pero ang nangyari, hindi sila huminto at hindi sila sumuko, tuloy-tuloy lang sila. Habang yung isang grupo naman, no, hindi pa nga nauumpisahan yung project, dahil nakita nilang mahirap, ay wala na, sumuko na agad sila o nag-quit na agad. No? Puro reklamo nangyayari. So ano po nangyari? So in the end, sino yung nagwagi o nagtagumpay? Edo yung unang grupo, yung mga kabataan na medyo meron silang positive outlook in life. So sila yung nagwagi dahil naabot nila yung kanilang goal. So yon. So dito na lang no sa case study na to, nakikita talaga na kapag ang isang tao ay matyaga, sabi nga may hilaga, no. Kaya nga yun na nga, so again ang kahulugan ng salitang matyaga sa English ay persistent, no. Yan. At yan daw po ang isang number, isa sa, hindi naman number one, but a secret also of one's person success in life, yung attribute na yan, upang marating natin yung ating mga goal. Now, bakit ba natin ito kailangan pag-usapan? Hindi ba ang isang tao ipapanganak na isang matyagang tao? O innate na ba ito sa kanyang personalidad? Well, actually, hindi po lahat ng tao na ipapanganak or lumaki na matyaga. Bakit? Number one factor, halimbawa, lumaki siya sa environment ng mga taong mga negatibong tao. Halimbawa, magulang niya, no? Kasi hindi lahat ng tao ay may positive outlook in life at matyatyaga. Nakita niya yung mga magulang niya, halimbawa, nag-set up ng isang tindahan na ganito, pagkatapos, nagkaroon lang ng konting pagsubok, halimbawa walang bumibili o anumang challenges nagkaroon, mga pinipintasan ng mga kapitbahay, nakakarinig ng negative tungkol halimbawa lang sa maliit na tindahan na tinayo. So ang mangyayari kapag ganun kasi, pag hindi siya matyagang tao, edi susuko na agad, isasara niya na yung business na yan, tapos magbubukas na naman ng panibagong business. And then later on, kapag na naman naka-encounter na naman ng mga ng konting mga challenges at mga hirap, ganyan, ayaw na naman niya. May mga tao ako kilalang ganyan eh. Ayaw na naman niya. Ang gagawin niya,
move on na naman, isasara niya, magbubukas na naman. So yun yung tinatawag na, taong hindi matsatsaga, may mga ganyan po talaga. So halimbawa, isang bata lumaki sa ganyang environment, edi syempre, ma-adapt niya yan. Pagtanda niya, paglaki niya, magiging ganun din yung kanyang pananaw. Kaya nga po tinatopic natin ito kung paano maging matyaga. Kasi paano kung lumaki siya sa ganung klase ng environment. So, pero kahit daw lumaki ka sa ganyang uri ng environment, ay napag-aaralan kung paano ka maging persistent or maging isang matyagang tao. So ito po ngayon ang ilan sa mga tips. No? Halimbawa, sabi mo, bakit kaya ako ganito, konting ano lang, konting pagsubo, nanghihina na agad ako, ayoko na. No? So kaya kung kayo ay ganitong tao, pakinggan nyo po yung mga tips na aking isi-share ngayon, nang sa ganun ay maaari mo may apply at magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay at kumbaga matutunan mo kung paano ka maging isang matyagang tao. Alright? So okay, ang isang tao daw na matyaga, no? Kaya siya nagtatagumpay sa buhay, ay meron siyang tinatawag na all-consuming vision or meron siyang vision. Or kumbaga ang taong ito ay visionary, no? Isa siyang visionary. Okay? So, yun daw yung mga taong matyatsaga. Yung ang taong ito, sa isip niya, bago pa mangyari yung gusto niya, nakita na niya, na-visualize niya na sa kanyang kaisipan na matutupad ang gusto niyang mangyari. At dahilan dun sa nakikita niya na nga sa kanyang pag-iisip, yung gusto niyang mangyari, yun yung nagmo-motivate sa kanya at nagbibigay ng drive papunta sa kanyang mga pangarap. Yan. Ang mga taong, yung sabi nga ay dreamer sila o visionary, nakikita din nila ang buhay nila na meron silang purpose. Kaya sila pinanganak sa mundo na to kasi meron siyang layunin kung bakit siya nandito. Nang sa ganon, pag alam mo, o ang taong ito alam niyang may layunin siya, ba't nandito siya sa mundo, isang bagay din yun, nagdadrive sa kanya na tuparin niya yung kanyang mga pangarap. Yan, nakikita niya sa isip niya, kahit na bago matulog, pag-gising, nakikita niya, yun, lagi niyang napipicture yun. Okay, so example po dito, no, yung, di ba natatandaan nyo, nung, syempre, nung bata pa ako, wala naman yung mga Grab car na yan, Grab food, yung GCash na yun, wala. Who would ever thought na sa panahon na to ay magkakaroon yan? Di ba ho noon, talagang kailangan mo, wala yung mga Grab delivery na yan. Na nakita natin na during pandemic, ang laki po ng naitulong ng mga Grab food. Ngayon naman, halimbawa naman, then napaka-traffic, no? Dito sa Manila, halimbawa na lang, napaka-traffic po talaga. Kaya nauso yung tinatawag na Grab car. Kasi kung ako po, hindi ako magtsatsaga para pumunta ng Makati, para lang mag-drive sa napaka-traffic. Tapos puro one-way, mahuhuli pa ako ng police dyan dahil hindi ko kabisado. So, the most practical thing that I could do is that kung gusto kong pumunta ng Makati, magka-grab na lang ako kaysa mahuli ako ng police doon sa mga one-way na yan, di po ba? So, yun, di ba, ang laking bagay mo ng Grab, no? Ng Grab car, Grab food, o ngayon na nga, pati GCash na yan, pipindutin mo lang yung app mo sa telepono, ayan na, makakabayad ka na ng mga bills mo sa Meralco, makakapag-load ka na kung gusto mo, o makakabayad ka ng utang, or whatever, diba? Grabe, napaka-convenient. But who would ever thought, no? Na way back like 30 years ago, nung bata pa ako, nung kabataan ko, walang ganyan eh. Talagang legwork, lahat talaga kailangan mong puntahan yan, lakarin, no? Ngayon, yung pindutin mo lang yung app ng Grab car, pupunta na sa iyo yung taxi, yung kotse sa tapat mo, walang kahirap-hirap. Okay, so, ang alam nyo ba yung founder ng Grab, no? Actually, yung Grab, no? Kumbaga sa Amerika, Uber, yung counterpart niya. Na dati before may Uber dito, wala na eh, nag-close. Pero sa Europe yan, may Uber dyan. Sa Amerika, meron din. I don't know sa Canada kung paano. So yun. Okay, yung founder ng GrabCar, ang pangalan niya ay si Anthony Tan. Isa po siyang Malaysian and Malaysian-Singaporean yung kanyang nationality. Yan yung kanyang naging vision. Kasi
ang vision niya way back, bago na-discover yung Grab, yun nga, yung makatulong sa convenience ng mga tao. Yan, kagaya ng nabanggit ko na napakadali na ng ating buhay dahil sa tulong. Halimbawa, gusto mong kumain, ayaw mong kumain sa labas, tinatamad kang magluto, pindutin mo lang yung Grab, o order ako ng restaurant, mamimili ka sa telepono. Ayan, dadating na agad, di-deliver na sa'yo yung pagkain, o diba? Yun yung naging vision nitong si Anthony, Anthony Tan, na ano po siya, na siya yung founder ng Grab, Grab Food, Grab Bar. Yun yung na-vision, na-visualize na long time ago, o ngayon naging realidad. Kaya kayo, in the future, baka meron kang na-visualize dyan, no? Na pwedeng anuman, baka may mga lumilipad na dyan na kung ano-ano man, di ba? Paaring ikaw yung, I don't know, no? Hindi pa natin alam kung anong madidiskubre 10 years from now, kung anong magiging bago, hindi natin alam. So, malamang may mga visionaries na naman na nag-iisip niyan ngayon na babago ng ating mundo. Okay, isa pang kalidad ng isang matiyagang tao ay yung kailangan daw meron tayong tinatawag na burning desire. Yun. Ano ba yung burning desire? Yung talagang nag-aalab sa puso mo na gustong-gusto mong gawin ang bagay na to, gustong-gusto mong mangyari, gustong-gusto mong matupad. No excuses, naharangan ka man ng sibat, no? Sabi nga kasi yung burning desire, it can move mountains. Totoo po talaga yan. Walang imposible. Kailangan para maging matyaga ka, magkaroon ka ng tinatawag na burning desire. Yan. Para ang ikaw ay maging matutong maging persistent at maging matyaga. Okay, isa pa. Upang mapag-aralan mo kung paano maging matyaga, magkaroon daw tayo ng tinatawag na inner confidence. No, na ano ba yung inner confidence? Alam mo sa sarili mo kung anong gusto mo. Kaya kahit anong sol-sol ng kapwa-tao mo, anong opinion ng kapwa-tao mo, wala kang pakialam. Kasi alam mo eh, gusto ko to eh. Ito gusto kong mangyari eh. Yan. Meron silang inner confidence na kahit anong pang mangyari ay hindi sila maaapektuhan ng mga challenges, no? At actually, yung mga challenges na yan o pagsubok, hirap sa buhay na yan. Actually ha, sa totoo lang, yan yung magpapatapang sa'yo, no? At yun po yung nagiging source ng courage and determination. Kung ano man yung taglay natin ngayon. Actually, may guest tayo eh, mamaya. So yan, meron ho siyang story tungkol doon sa pagiging determined niya sa buhay, no? Hindi siya sumusuko, no? Whatever pagsubok ang kanyang napagdaanan. So meaning, that's a sign na matyaga siyang, isa siyang matyagang tao. Yan. So, yung inner confidence, yan, malaking bagay po yan para ma-develop natin yung tinatawag na pagiging matyaga. Okay, isa pa, ang isang kalidad ng matyagang tao, kailangan po na meron kang highly developed habits. Yan. Actually, mahirap maging motivated, lalo na kung parang, alam mo yung walang nangyayari sa mga paghihirap mo. Totoo po yan. Ay, alam mo yung puro problema, hirap. Ang hirap po ma-motivate ang isang tao. Pero kung siya ay disiplinado at naniniwala siya na itong mga pagsisikap niya ay may mararating at patuloy po siyang mag-i-stick sa habit na iyan o nakagawian na ginagawa mo para marating mo ang mga pangarap mo, ay talagang mararating mo yan. Okay. Ito nga, eh, halimbawa, example lang, actually, kakarating ko lang from vacation. Nagpunta po ako with my family sa Ilocos Norte, no po. At nagbakasyon kami doon. Ang ganda-ganda ng lugar, beachfront. Sa tabi taing hotel talaga o yung cottage na yon. Tapat-tapat talaga ng dagat. At yung may-ari po ng lugar na yon, yung Saud Resort na yan. Actually, yung Saud Resort mahaba po yan eh. No? Diyan sa Pagudpod. Yung isang resort dyan. Yun nga yung tawag yung, hindi ko na may mention na yung resort na yon. Okay, ay sabi nga, yung may-ari kasi kaibigan namin, ang tatay niya, yung pioneer o isa sa kauna-unahang nagkaroon ng resort sa lugar na yan. So, nung araw daw, nung binili ng tatay niya, pinagtatawanan daw yung tatay niya. Ano ba yan? Ba't mo binili yan? Anong mangyayari dyan?
Kasi puro tinik-tinik pa nga daw yung halaman na may tinik-tinik. Ganun talaga yun sa tapat ng dagat. May halaman na tinik-tinik na tumutubo. So sabi daw, pinagtatawanan yung tatay niya ng mga tao. Bakit daw binili yung resort na yun? Pero ano nangyari? O tingnan mo ngayon, o magkano kada kwarto? Seven. Although hindi naman kami sinigil ng ganun kasi kaibigan ko nga yung may-ari. Pero biro mo kada kwarto, 7,000, 8,000, pinakamura, 4,000, biro mo yon. Oh, eh way back nung matagal na panahon, pinagtatawanan yung tatay niya, bakit to binili yung resort na yon. So yun, pero walang pakialam yung tatay niya eh. No? Meron siyang habit na basta, okay, pag ito gusto ko, wala akong pakialam, basta mag-i-stick ako sa desisyon ko. Yan, so yun po. No? At isa pa, yan, ito, isa pang malaking matutulong ay dapat na magkaroon kayo ng tinatawag na committed to lifelong learning. Yan. Patuloy na pag-aaral. Yan, napaka-importante niyan. Yung attend ka lang na attend ng mga seminars, magbasa ng mga libro para sa self-development, at yung mga taong matsatsaga, naniniwala sila that learning is a continual growth and therefore, learning is never ending. So maliban dyan sa pagbabasa ng libro, no, or pag-attend ng mga trainings at seminar para sa self-development at upang matuto, ay kailangan din sumama kayo dun sa mga tao na may mga alam sa buhay na kung saan ay may matututunan kayo. Alright, so yan po ang ating paksa. At kung may apply nyo po yan, yung mga tip na aking naibahagi, ay sigurado po, matututunan nyo kung ikaw man ay isang taong laging nag-give up sa buhay, konting problema, konting hirap, suko na agad, eh, kailangan nyo pong aralin yung mga nabanggit ko at subukan nyo po, malay nyo makatulong ito nang sa ganun eh, matutunan nyo kung paano kayo maging isang matiyagang tao. Okay, so ngayon naman, salamat po sa pakikinig. Meron mo tayong mabuti nga, pinaunlakan ako ng ating guest na ito, no? Dahil talaga medyo busy din to si Sir Eric Trinas. Okay? Sir Eric, kumusta po kayo dyan? Nakamute po kayo, sir. Nakamute. Nakamute. Sorry po. Yan, sir. Okay, so kumusta naman, sir? Ano po yung inyong mako-comment? Dahil alam kong isa kayong taong matiyaga, no? At yung kalidad na yan ay kumbaga hindi nyo na dapat pag-aralan dahil yan ay likas na sa inyong pagkatao, no? So ano naman po ang masasabi nyo tungkol dun sa aking mga nasabing mga tips? Asam, kailangan po natin, ma'am, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, yung pagiging matiyaga. So hindi lang sa business ina-apply sa... Oh, before, yung love story, sa paliligaw. Kundi ako naging matiyaga, hindi ko na ako hinapaksawa ko ngayon. Ano yun, ma'am? Bulubundok, bundok ko kasi yun. Bundok yung tirahan nila. So, may time, may oras yung pagbiyahe. Eh, nung unang punta ko doon, hindi ko alam na may oras pala. So, nalakad ko naman lang, ma'am. 7 kilometers lang naman, ma'am. Siniwala ko yung biyahe. Ayun, ma'am. Isa sa pagsiga. Isa sa sabi ko nga, yung mga aspeto ng buhay natin, kailangan natin talaga yung pagiging magtiyaga. Pati dala sa pagninegosyo, hindi lang sa pagninegosyo, mas lalo na. Dahil yun nga yung pinagkakabalan ko ngayon, nagninegosyo ako. So kailangan talaga yung tiyaga. Kasi kung wala, eh, sabi nga, walang nilaga. Sabi ko nga kanina, kung walang tiyaga, pag may tiyaga, may minudo. Nilaga pala. Yan, tama po. Okay, sir. O sige, Sir Eric, pag-usapan naman natin, ano, kasi alam ko meron kayong negosyo ngayon, no? Meron na kayong isang negosyo at nagta-thrive na, at lumalago ang inyong negosyo, no? At nakakatawa naman pong malaman yan. No? So, Sir Eric po ay nag-attend siya ng soap and perfume making seminar sa Golden Treasure. Okay, now bago natin ano yan, palawakin, Sir, ano po yung profession nyo, no? Or field na, yung trabaho mo, bago mo pinasok yung inyong soap business ngayon, di ba nagsusoap business ka, anong dati mong ginagawa? Dati po, ma'am, service driver po ako ng isang company. Yung po bang PNR, yung pong build ni Pangulong Duterte,
Bali, mga nakuha ng company namin mula Balagtas to Amalolos to Balagtas Station. Mm-hmm. Ay, ma'am, bali, service driver po ako doon. Wow, talaga. Okay. So, bakit nyo naman po naisipan na mag-attend ng training sa Golden Treasure Skills and Development Program tungkol sa soap making? Bakit nyo po, ano pong naisip nyo? Nung time na yun, ma'am, nung nagda-drive ako, ayun, nasa isip ko na yun eh, na sabi ko, habang buhay na lang bang mangangamuhan ako? Kasi may amo eh. Tapos sabi ko, bakit hindi ko, tapos avid fan po ako ng DCAS, ng radio, na lagi po nakikinig dun sa pinatrabaho ko, ma'am. Napakinggan ko po yung isang speaker doon. Na yun nga, nag-offer sila ng nagturo, then at the same time, bandang huli, sinabi doon na nagtuturo nga daw po siya, may seminar na pwedeng atinan. So, nung marunig ko po yun, nag-interest ako, sinulat ko lahat ng information. Yung kumuha ko ng kalendaryo, yung luma, pinilas ko, tapos sinulat ko doon lahat ng marunig ko. Tapos, pati address, lahat para ako pagka may time, o kaya kahit umabsent ako, makapunta lang ako doon sa seminar, maka-attend lang. Kasi yun nga, kung hindi ko narinig yun, o kaya nanatili sa isip ko yung mindset ko ay doon na lang na tuon na magiging driver na lang ako. So wala mangyayari. Di ba mas, kasi sa school eh, hindi naman sinabi ng mga teacher natin na, pag-graduate mo ng high school o ng college, o kailangan buti mo pag-aaral para pag-graduate mo, eh magkaroon ka ng magandang trabaho. Walang magulang o teacher na nagturo na, o si pagbuti mo pag-aaral, after that, pag-graduate mo ng college, eh magtayo ka ng sarili mong negosyo. So yun, naisip ko yun eh. So bakit hindi nga ako magnegosyo na lang? Na ako yung boss, tapos nasa bahay lang, o nasa bahay lang, o malapit lang sa pamilya, o kasama yung pamilya habang nagtatrabaho. At eh, ako na ako yung boss, tapos kasama ko pa yung pamilya ko. Napakaganda. At pinaka-the best nga, ako yung boss. Yeah. Yes. Tama po yan. Okay, galing ano. Okay, so sir, ano, kailan kayo naman nag-attend ng seminar na yan? Kailan kayo nag-attend? Okay, ma'am. Hindi ko po matandaan yung exactong date, pero before March po yata, before pandemic. Before pandemic. I think, ma'am, okay. First week ng February po yata, o second week ng February. 2020. Okay. Sir, matanong ko lang, habang nandun ka sa seminar, ano yung iyong mga naging experience, naging obserbasyon, dun mo sa method ng teaching na kinandak doon ng resource speaker? Okay, ma'am. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko lang agad yung spirit ng saya. At saka, ayun na, on time na dumating ako, wala pa yata, di pa nag-start. Tapos marami na akong kasama. So syempre na ipaliwanag naman ng gusto at saka mas naka-encourage. Di ba kasi pagka yung that time kasi ma'am, before pandemic pa, face to face eh. So iba, pagka na may eye to eye contact kayong estudyante tsaka yung nagtuturo, mas maganda talaga, mas makaka-relate ka. Tsaka, yun nga, parang kikwentuhan lang, kaya masaya, hindi seryoso, inabot nga ng maghapon yun, pero sulit. That time nga, ma'am, may dala na akong maleta. Kasi pagkatapos ng seminar, bumili kagad ako ng mga gagawing raw materials para sa inatanyan ko na yun. Na inumpisahan mo na agad. Okay, so kailan mo so ibig sabihin, din nag-attend ka ng training, kailan mo sinimulan yung negosyo mo, yung soap business mo? Bali, ma'am, March, nung time na before pandemic talaga, March 17 nga, September, yung sobrang hipit na kasi nga lumagaan na yung COVID. Bali, start ako, ma'am, nung unang linggo ng March. So, agad-agad po, di ba nag-aral ka? So, agad-agad talaga, nag-startan mo na agad yon yung business mo? Opo, ma'am, kahit nagtatrabaho mo po, kahit wala pa po ako sa PNR, nasa driver din po ako sa isang company, nag-deliver naman ng things. So, pagka wala kaming deliver, may time para makinig sa radio, nung nga napahinga. Tapos sabi ko,
Eh, sabi ko, bakit papatagalin ko ba ito? Eh, bakit ba ako magpapatumtik-tumtik? Sabi ko, pwede naman gawin ko ng maraan. Magkano lang ito? Sabi ko. Nung malaman kong ganun, so, pinangutang ko, ma'am. Pinangutang ko yun talaga. Sabi ko, hindi naman masama mangutang eh. Sabi, babayaran naman, di ba? Yun. Sabi ko, maliit na bagay lang ito. Bakit yun? Maliit na halaga lang ito. Tapos yung matutunan ko naman kung yung matutunan ko naman doon sa akin ng seminar is pang lifetime ko na magagamit. Diba ba? So, nag-decide ka agad ako. Kahit nagda-drive po ako ng mga time na yon, nag-decision na talaga ako na sabi ko, bakit hindi ko ipangutang at pagka natutunan ko na yung paggawa ng atin ko na yon na soap and detergent, sabi ko, sige, gagawin ko agad. Hindi na ako magpapa... So, meaning... Yung kapital ay inutang nyo po? Yung kapital sa mga pagtitimpla ng sabon, inutang nyo po? Yes, ma'am. Wow, talaga naman. So, kumusta naman na ano na? Okay na naman, nabayaran. Oh, nabayaran naman, ma'am. Nabayaran na. Ganun naman talaga sa yung nagninegosyo, di ba? Sa umpisa, kapag walang kapital, pwede naman tayong mangutang, di ba? At normally, napapalago natin yun. So, nakakatuwa naman yun. So, sir, ito naman. Ano naman yung naitulong nito, yung negosyo ninyo ngayon na soap business? Anong naitulong yan sa buhay ninyo ngayon? Malaki-malaki, ma'am. Sa una, ma'am, sa sarili, yung personality, yung sabi nga, mas, kung matyaga na ako dati, mas lalo pang naging mas matyaga. Tapos habang tumatakbo yung pagninegosyo, mas lalo pang nagiging matyaga. Wow. Tapos yun, ma'am. Sobrang ano, ma'am, talaga. Yung mindset na babago, patuloy, kung dating, alabagay, yung negative eh, wala na yan eh. Nung inumpisahan ko yung negosyo na yan, kasi kung negative pa ako lang, hindi ako makapagpatuloy sa ngayon. So, yung negativity, wala na yan eh. Ang naitulong talaga sa akin malaki, yung hindi lang talaga, ano, hindi lang sa pera, talaga sa sarili muna, na talagang malaki yung naitulong sa akin dahil nabago nga yung mindset. Kasi yun ang importante sa lahat eh. Before ka mag-decision sa isang bagay, bago mo pasukan yung bagay na yun, ano man, negosyo man o hindi, o karir man yun, basta tama yung mindset natin, tapos positibong tao tayo, yun, malaking maitutulong sa atin talaga nung ano na yun, nung matutunan natin sa buhay. Hmm. Tama po. So ano-ano naman yung halimbawa na pag-usapan naman natin? Ano-ano yung mga challenges na napagdaanan ninyo habang nagdinegosyo ka ng sabon, no? Siguro mag-recite ka ng ano. At paano mo na-overcome yan, yung mga pagsubok na yan, sir? Pag-challenges yung mga pinag-uusapan, no? Pag-uusapan natin, yung marami. Mm. O halimbawa, sir. Halimbawa po, ma'am. Wait. Sige, ano naman, hindi na rin bababaan. O kaya halimbawa na lang po, nung nag-start akong gumawa, hindi pa ako nagtitimpla ng mga gagawing liquid detergent o mga dishwashing liquid. May nag-negative na agad. At sabihin, ay, ang dami na nagaganyan eh. Bakit yung pang-isipan mong ito yung negosyo? O tapos, magkano may bebenta? Eh, ganito. Sabihin, mas mahal ka pa sa kanila. Paano kung mabebentahan yan? Yun, isa po yun sa challenge, yes. Tapos pangalawa, siyempre, ako tanggap ko na ng mga panahon na yun na yun talaga kasi ano din ako mami, marami, gusto ko nakikinig sa mga motivational speaker, tapos ipapasok ko din. So marami na ako nabasa patungkol sa mga ganyan. Na yung una daw na magne-negative sa'yo, alam kong sino, alam niyo po ba kung sino, yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na, kapag ka na may product ka na nalok mo sila, ayan, pwede kang hindi dilan. Imagine yun, kung gano'ng kasakit. Kung gano'ng kasakit kasi mahal mo nga sa buhay, di ba? And i-alihin mo na dapat sila yung nag-encourage eh para magpatuloy ko sa, umpisa mo pa lang eh, hindi ka makalagahan doon. Nakita pa lang yung mga robots, ano daw ba gagawin doon? Sabi mo sa dishwashing liquid. Sabi, ang dami na nagaganyan. Sabi po na lang. Pagkain na lang. Sabi ko, ayoko yung pagkain, nasisira ka agad yun. Wala tayong rin. Ayun, ma'am. Kaya hindi ako nagpasira doon sa mga anong ganon. Kasi nga, yun, ano ko na po yun eh. In-expect ko na talagang ang unang magne-negative dyan, yung mga mahal natin sa buhay. Dati, okay, so paano mo siya in-overcome? Anong iniisip mo? Ay, kahit alam mo yun.
Noong time na yun, ma'am, talagang ano nga ako eh, ma'am, hindi ako basta nagpapatinig sa mga ganun. Hindi ako basta-basta hindi ako nagpapadala sa mga negative na nalitinig ko. Ginagawa ko po yung tapakan. Kinapakan ko yung mga negativity. So, nakakapagpatuloy ako. Diba, ginawa ko stepping stone yung mga naririnig ko ng negative. Tapos yun nga, sa mahal mo pa sa buhay na naranasan. Binaliwala ko lang po lahat yun. Nagpatuloy ako. Sabi ko nga, pagka ginusto ko, gusto ko. Tama. Kung mura sila, mahal ako, wala akong pakialam. Basta ako gagawa ko, ibibenta ko yung product. Dahil sabi ko naman, ang nasisipag ko nun, ma'am, sabi ko, may mga tao pa rin nahahanap at hahanap ng mahal, pero quality yung product. Yes. Sabi ko, bakit hindi mga important yun? Sabi ko, mga important raw match yun. Bakit, sabi ko, ba't ako matitigating dun? Sabi ko, di sabi ko, pwede nga ipanlaban sa branded. Sabi ko, bakit hindi ko ito itutuloy? Eh, sabi ko, nga, na quality naman, bakit hindi? So, pinabi ko, di hanggang ngayon, tuloy-tuloy. So, sir, napansin ko, yung sa mga sinabi ko kanina tungkol sa kalidad ng isang taong matyaga, dala mo yung confidence. Meron ka, ikaw yung isang taong may self-confidence ka, at confident ka sa produkto mo, na naniniwala ka sa produkto mo, yes, na kahit anong mangyari, kahit sibat, sabi ko nga, ay harangan ka ng sibat, ay wala kang pakialam. Tama, di ba? O, so yun, so tama yung sinabi ko, na yun, dahil kayo isang taong matyaga, innate na yun, by nature eh, dala namin nyo yan. Kaya yun yung inyong naging reaction sa kabila ng kung ano-anong mga negative na komento, ng mga taong kakilala ninyo o mahal niyo pa nga sa buhay. Congratulations po sa inyo dyan, sir. Tuloy-tuloy niyo lang yan. So, ano po yung inyo namang future plans? Halimbawa, from now, 1 year or 5 years from now, ano po ang inyong pangarap? Na kagaya na sabi ko, di ba, isang taong ano, dapat may vision eh, visionary dapat, di ba? So, ano naman po ang inyong nakikita sa inyong kaisipan na mangyayari po sa business mo at sa inyo? Halimbawa, 5 taon mula ngayon. Yun, sa nakaset na po yun sa isip mo kami. Plano, sabi nga eh, mga ngarap din lang tayo, kailakayan na natin kasi libre naman yung mga harap, di ba? Tama. Libre naman yung mga harap, kailangan muna, di ba? At saka, ipag-pray natin, syempre sa Lord, at saka huwag nating limitahan. Sabi ko nga kanina, kung magpipray din lang tayo, di yung malaking na kagad na ang hilingin natin sa Lord. Kasi yung hilingin natin na hindi naman natin kayang limitahan. Huwag nating limitahan ang kayang gawin sa atin ng Diyos. So 1 year, ma'am, nakaset na po, makabili ng sasakyan, syempre. Wow! kahit diesel lang, ma'am. Oh, yes, ma'am. Okay. Okay, tingnan mo. Kasi yung magagamit sa pagdinegosyo eh. Oo, oh, sa delivery. Sa delivery ma'am, po. Ayun ma'am, kasi ma'am, yung inuha kong mga papeles is kung region 3. Kung region 3 ma'am, yung pwedeng deliveran. Kaya okay. Paano kung halimbawa ma'am na pag-deliver sa mga malalayang lugar, tapos mag-commute ako, medyo mahirap din. Kaya target, yung 1 year, may sasakyan na. Yun. Wow, tapos, ang galing. Siyempre, 2 to 3 years hanggang 5 years, at siyempre, wala pang branch. Kasi yun ay susunod. Yung i-expand o extend na yung negosyo. Maring dito, region 3 lang. Kasi sabi nga, lakihan na natin yung pangarap natin na libre naman. So target mo, Luzon, Visayas, at Mindanao na. Hanggang sa... Siyempre, para makita natin yung na talagang nag-grow at lumaligo yung negosyo. So, yun ang gagawin. Hanggang 5 taon, sa ngayon ma'am kasi, nagpapakilala pa eh. Kumbaga, tanim lang muna tayo ngayon. O, darating din yung panahon na mag-aani. Hindi naman togi yung tinanim natin na after one day, kinabukasan, munggo. Hindi naman tayo nagtanim ng munggo lang eh. Nagtatanim ng munggo na after 24 hours, meron na siyang tubo, di ba? Togi yung tawag doon. Mangga yung tinatanim natin eh, mangga. Kasi yung mangga, pag tinanim mo yan ngayon, 5 years pa bago mo yan anihin. So yun. Wow. Yun lang pumasok sa isip ko. Sabi ko, dapat talaga,
kung matyaga ka naman yun, talagang pa yung pagtsatsaga, Eric. Kinaparkin ako sa sarili ko. Plano ko, ma'am, yun, isang taon, yung magkaroon ng sarili sa sasakyan, kahit mumulam, katungurahin lang, para magkaroon ng paper. At least may na-achieve kayo, di ba? Na-achieve yung isang pangarap na yan. No, hindi ba, sir? Ang galing. Okay, so, ano po yung mensahe mo naman dun sa ating mga kababayan na nais nila magtayo ng negosyo? Halimbawa, lalo na ngayon, sir, pandemic, di ba? So, may pinagdadaanan tayong pandemic. So, syempre, mahirap pa rin eh, di ba, na parang magnegosyo, pandemic, walang pera yung tao. So, ano po yung message ninyo sa ating mga kababayan na makikinig o mapapakinggan, mapapanood itong ating programa ngayon? Ay, sa mga nakikinig ko po, mga kababayan, ang message ko na po sa inyo is, kung gusto niyo talaga na magnegosyo, so bakit hindi? Ako nga, sabi ko nga kanina, pinangutang ko pa. Pinangutang ko pa yung ginamit ko sa pagnegosyo. Yun, by God's grace, nabayaran naman yung inutang ko na yun. Kaya na, kumikita na nga, hindi na utang. Ako na inutangan. Ayun mo niya? O, ibig sabihin, ma'am, ayan na ang message ko lang, ma'am, yung kung gusto niyo talaga, kailangan buo yung loob ninyo, malakas yung loob ninyo. Kasi, ano yan eh, yun muna yung gawin yung puhunan, yung lakas ng loob. Kasi nga, pag mangina yung loob mo, makarinig ka ng mga negative, so magiging negative ka rin. Hindi ka na, kahit may pera ka, hindi ka na makapagpatuloy ng negosyo. Di ba? Marami may pera, mahina ang loob, hindi siya lang makapag-start. So, una muna, lakasan natin yung loob natin, tapos, sabi mo, ay, mahirap ang buhay ngayon kasi nga pandemic eh. O yun, balik tayo sa sinabi ko, di bang utang ka? wala naman tao na, hindi naman lahat mayaman. Walang pera. Right, diba? O, walang pera. Tuloy ngayon, pandemic nga. Tsaka, ano, hindi na kasing higpit before. Hindi ka mukha dati na talaga, hindi nakakalabas yung tao. Eh, ngayon, nakakalabas naman, di ba? So, yun. Ang payo ko lang is, yun nga, magkaroon ka ng lakas ng loob. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, basta manampalataya ka lalo sa Diyos. Sabi nga dun sa, pasahin ko lang po, ma, sa Bible. Okay, ma'am. Sa Kawikaan 16:1, nasabi po dun, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhay. Yun po yung sabi sa Kawikaan 16:1, o sa Proverbs 16:1, yung pag-iisip daw po ng tao ay ang nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit nasa Diyos yung kaganapan na lahat. So bago tayo mag-negosyo, syempre first and foremost si Lord muna. Sanggunin natin kay Lord. Ano ba, malakas na yung loob mo, may puhunan ka na. So ano na yung bago ko mag-start, isik mo muna si Lord. Mag-pray ka muna. Na Lord, talaga kalooban niyo po itong negosyo na ito para sa akin. Tulungan niyo po ako lumago. So ayun. Then start ka na. At ang sabi nga ay, do your best and God will do the rest. Galing diba? Naman. Galing naman, sir. O sir, meron ka ba dyan, may dala ka bang mga dishwashing dyan para mapakita nyo po? Sa diba? Oo, para lang makita ninyo. Malay nyo, may mga umorder, di ba? O papakita nyo lang po yung mga gawa nyo. Oh, tapos sa DCAS ganun din ha, ipapakita niya, ire-reading na yan. Oh, kasi alam niyo karaniwan like yung before po na in-interview ko dito sa podcast na to, biro niyo yung mayor ng somewhere doon sa isang town na yon. Eh nanonood pala siya ng podcast na to kasi shinare nung ini-interview ko. Tapos yung pala yung mayor mismo na nanonood. No, dahil isa sa friend niya pero hindi niya alam na friend niya pala. Ayan, naka-umorder po yung municipality at mismo yung mayor pati mga restaurant, ganun. O yun, no, sumaring ano po sa inyo din. Nandiyan ba meron kayo para pakita niyo lang po yung inyong produkto. May iba ibang sample. Ayan, wow. Kung mapapasin niyo, ma'am, meron na siyang pangalan. Tina-trademark ko na po yan para walang makagaya. Okay. Well, talaga. Hindi naman, ma'am, hindi naman selfishness o greediness yun.
Of Kasi course. talagang required din sa DTI na magkaroon ng sarili paraan. Kasi nga, karapatan niyo. Hindi tayo makulong o madimanda. Karapatan niyo po yun. O sir, may Facebook page ka ba? Anong tawag yan? Mighty? Mighty? Anong tawag? Micron. Ah. Micron. Okay. So sir, ano yung inyong Facebook? Yun, yung fabric softener ni sir. Ang gaganda naman sir, ang galing. Fabric conditioner. Okay. Fashion version ko. Ah. Yung yung bestseller ngayon. Wow, nga, ang ganda ng kulay. Para daw ang sarap inumin. Oo, oh, mukhang juice nga eh. Mukhang may gandong. Kasi natin mga refreshing. Ito po mami yung version ko ng passion, ma'am, passion. Yung isa, yung isa pala ma'am, downy, ito mami yung baby powder, ito yung passion. Galing. Version oh, baby ma'am. Ano. Galing naman. Ito mami yung car shampoo. Yan. Ito ma'am. May car shampoo. Yes ma'am. Okay. Tapos may dog shampoo ma'am. Ah, ang galing. May dog shampoo pa pala si sir. Baka aso niyo pa yan ha, yung ginawa niyong model dyan. Galing na sa computer. Okay, ma'am, yung mga, o yung mga galon-galon ma'am nasa stock room eh. O biro mo pati galon-galon na nakakapag-deliver na kayo. Nakakatawa naman po. So ano yung inyong Facebook page tsaka contact number na pwede kayong halimbawa meron tayo dyan kababayan gusto mag-dealer sa inyo, maaari po sila. Ano pa ulit yung Facebook page yun ninyo, sir? Sulay lang, mama. Sulay lang po. Opo. Opo. Si sir medyo talagang nakakatuwa na talagang kanyang participation ano sa ating programa ay nais nga talaga nakaka-encourage po no nakaka-very encouraging yung kanyang karanasan no at ngayon nakakatuwa nakakapagtimpla na siya yung mga nakita niyo yung mga produkto niya no yung mga dishwashing niya may dog shampoo pa siya. Diba nakakatuwa naman na paano nagagawa ng isang tao yung mga ganyan, nakapag-develop na siya ng ganong produkto. At yan, doon sa mga kababayan natin, oh, kaya yung mga nasa abroad dyan, ng mga kababayan natin, o pag-uwi nyo ng Pilipinas, pwede rin kayong magtayo ng negosyo, o mali nyo, o pwede rin kayong mag-dealer. Ayan, si Sir, open po siya for dealership, no? Si Sir Eric. Yung mga gusto mag-dealer dyan, kasi yung iba hindi po lahat gustong magtimpla, no? Medyo tinatamad eh. Syempre mahirap din magtimpla, mabigat, 'di ba? Lalo yung mag-deliver. Medyo nakakaldo. Yung gusto kaya kung yung iba gusto na lang kung baga magpa-franchise na lang, yung parang ganun. So, kung gusto niyo na may magtitimpla para sa inyo, malamang naman rebranding nagagawa din ni Sir Eric yan. Saan sila pwede, Sir Eric, na tumawag or yung inyong Facebook page? Yung number ko po, ma'am, 0929 0929 534 6210. Ayun. Ulitin niyo nga po yan, sir. 0929 534 6210. Ayun, yung huli. Okay, so may Facebook page ka ba? Ito, ma'am, ECPB. Paano, ma'am? Paano ko isi-send ito sa inyo, ma'am? Sa Zoom po. Pwede. Na-send nyo na ba yan kanina sa via Zoom? Hindi po, okay, sila. Nawala po. Nawala. Ano po yung ano ulit? ECPB. Ayun, ECPB ang Facebook. Ah, yan yung inyong Facebook account. Ayan po, yes, yung kanyang Facebook page, ECPB. Ano pong ibig sabihin ng ECPB? Bali, ma'am, Eric Cruz, yung P, ma'am, yung social po kasi yung pastora, kaya sinama ko, yung P, pastora. Ah. Yung P, Brinyas, ma'am. Ah. Okay, ECPB. Basta yan po, isa-search po yan sa, sorry. Sa inyong Facebook, no? ECPB.
Tingnan ko nga po, HCPB, kung makikita ko. O, yan. Sa Facebook po, ano. Pamangin ko lang gumawa po yun, dahil di nga po ako techie. Oo. Yun lang ho ba ang isa-search nila, HCPB? Yun lang daw po, ma'am. Iba, marami pong lumalabas, sir, eh. Marami, iba. Anyway, iba po yung lumalabas. Ay, ma'am, ma'am, yung nasa ibabaw mo, yung makikita yung mga product. Okay. Yung profile picture, ma'am, yung mga product. Okay. Iba po, okay. Iba po yung lumabas, sir, ha? Anyway, ganito na lang. Sige, ma'am. Pag sinerge, siguro na-mention nyo naman yung inyong cellphone number. Pwede na lang ho silang tumawag po doon kung nais po nilang kung nais po ninyong mag-dealer. Kasi you never know, mga kababayan natin na nasa abroad ngayon na nakikinig sa ating programa o pagbalik nila dito o kung kailan, pwede po silang mag-dealer po sa inyo, di ba? At magpagawa sila sa inyo para maging business po nila. Alright, so thank you so much, Sir Eric. So meron pa ho kayong huling mensahe para sa ating mga viewers and listeners sa araw na to. At dun sa mga makikinig pa. Kasi ho, ito po, alam nyo naman, internet ngayon, i-download lang nila, i-play lang nila, o mapapakinggan na po tayo. Ano po yung last message ninyo para sa ating mga kababayan, sir? Yeah, last message ko po, hindi po tayo nag-start na magaling. Kundi nagiging magalingan tayo kapag tayo ay nag-umpisa na. So ibig ko sabihin, ma'am, ako sa mga babayan natin na wala mo na magaling sa pag-start sa negosyo. Kung gusto niyo magnegosyo, syempre start muna kayo sa mababa muna. Na yun. Yun basta lagi lang maging bukas yung isip niyo sa mga bagay na matututunan pa. Kasi sabi nga, yung pag-aaral o yung learning is continuous yan. Habang bumuhay tayo, gusto natin ma-develop pa yung ma-develop at marami pa tayong matututunan. So dapat bukas natin yung ating isip sa mga bagay na matutunan pa natin. Tsaka huwag kayong lakasan niyo lang yung loob niyo bago para makapag-start kayo, para maging magaling kayo. Dahil sabi ko nga, walang nag-start ng magaling. Lahat ng umpisa, sabi ko, great things comes from small beginning. Wala nag-umpisa ng yung marami, nag-umpisa yan sa konti. Yung malaki, nag-umpisa yan sa maliit. So, yun. Ako, nag-umpisa sa maliit, eto, lumalaki na ngayon. Nag-umpisa na yung negosyo. From liter, from 500 ml, ang mga ginagawa ko pa dati, ngayon, sumunod liter-liter na. Tapos, sabi ko, nakakatawa nga kasi habang tumatagal, galon-galon na. Yeah. Baka pagdating ng araw, sir, drum na yung dinideliver mo, sir. Yun nga mo mga hiniling ko sa Lord, eh. Sabi nga, hiniling ka na rin lang, lakihan mo na. Kaya talaga, nakuha mo na yung sasakyan na yon. Kasi mahirap yun. Sa mo sasakay yung drum na order na yon, di ba? Kaya kailangan yung sasakyan, meron na. Ay nako, sir, salamat po ng marami sa pagpapaunlak po ninyo. Alam kong nung una parang ayaw nyo pa, pero at least salamat po, very grateful po ako na pinaunlakan nyo. At I'm sure marami po tayong mamomotivate na mga kababayan natin dyan, lalo na yung napanghihinaan ng loob tungkol sa pagtatayo ng mga negosyo. O kayo po ang isang napakagandang example at ehemplo, hindi po ba? Kaya salamat po ng marami at God bless po. At pagpapatuloy po natin ito, ha, sa DCAS, sir. Okay po, so next time po ulit. Salamat po ng marami. Alright, so okay, God bless po. Alam niyo ba na ang Golden Treasure Skills and Development Program ay meron ang amin pong tagline ay yung We Change People's Lives. Yan po. Dahil lang po sa, alam niyo, napakarami na pong mga kababayan nga natin ang nabago, no? Ang kanilang mga kabuhayan at ang kanilang buhay. Because Golden Treasure Skills and Development Program
is providing the tools that you need to succeed in life. At yan pong mga tools na yan ay sa pamamagitan po ng mga seminars na aming ibinibigay sa Golden Treasure, like yung kagaya ng inatena ng ating guest kanina na si Sir Eric, na po. Maliban dyan, marami po pong seminar ang binibigay ng Golden Treasure. Katulad ho ng unang-una na nga yung soap and perfume making, ganun din yung meat and fish processing combined with ice cream making, car wash and car detailing seminar, at nag-o-offer din ho tayo ng mga baking courses, ano po, like pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation, yan, at meron din tayong, may isang araw niyan, meron din tatlong araw, comprehensive naman po, baking and bakery shop business operation, tatlong araw yon. Pati yung pizza and shawarma making, nagtuturo din ng Golden Treasure, pag artisan bread making ho, yan, at meron din mga lifestyle seminar na pwede na rin maging negosyo, kagaya ng fresh flower arrangement seminar, candle making, yan. At meron nga kaming bago rin pala ngayon, The Art of Sushi Making. Meron din ho pala, Coffee Barista Business Operation, Milk Tea and Fruit Tea Business Operation Seminar, Milkshake and Prop, yan. Tapos Takoyaki Belgian Waffle and Crepe Making, at ganun din yung paggawa ng mga donut. So nag-o-offer din po ang Golden Treasure ng seminar about business franchising, ano po? At napakarami pa pong iba. Ang mangyari lang, napuntahan niyo po ang website ng Golden Treasure. Kung wala kayong Facebook, ano po, punta kayo sa www.goldentreasureskills.ph, at meron din po tayo sa Facebook, sa YouTube, Instagram, at ganun din. I-follow niyo po yun na, yung YouTube, Instagram, at ganun, para makita niyo pa ho lahat ng mga trainings sa aming ibinibigay para sa inyong lahat. So, tumawag kayo for inquiries, tawag kayo sa 0927-641-4006. Yan. At so again, maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of guest natin yan, si Sir Eric Rinas, ako po si Emily Diaz na bumabati po ng isang magandang araw sa inyong lahat. God bless.